And we are back again mga sir, dito sa Barakalof TV. And for today's video ay so yun mga sir, sa magandang umaga na naman para sa ating lahat. At yan, dito nga tayo sa ating vlog. So ngayon mga sir, ay meron tayong kasama dito, yung dalawa. So sila yung napunta dito sa atin dati, no? Na binigyan na natin ng kalapate. O sila din yung nag-treat light dati. So ngayon, meron silang inakay dito. Yan, nandiyan yung inakay ng ating silver tsaka nung itim. So inakay pa lang, no? Babagong pisa pa lang, ay nahingi na nila yan. So ngayon, i-claim na nila, kukunin na nila kasi nakakatawa na yun ang mag-isa. Tapos, ay i-update ko na din kayo doon sa kalapate nating putol ang paano. Ilalabas natin, titignan natin kung makakalipad. So yun, let's go! So yan mga sir, no, at ito yung mga kalapate natin. Yan yung silver, tapos yung black, tapos yung inakay na item. Yung isa nitong inakay ay nakuha na nila. Tapos ngayon ay kukunin na din nila itong isa. Yung kulay item na yan na inakay. So tingnan natin. So yan mga sir, yung mga kalapate, no, yung item, tapos yung silver, tapos ito yung inakay. So yung kapatid nito ay kulay silver. So, nakuha na din itong mga batang kasama natin. Tapos ngayon ay ito naman, yung kulay item. So nakakatuka na ito na ang kanya. Ngayon ay bibigyan na din natin, no? Pumunta sila dito, kukunin na daw nila. So yan, bibigyan na natin yung kalapate. Tapos yung atong silver tsaka item ay papaitlogin na lang ulit natin. Then mga sir, yung kalapate. Yan. So nasiya pa mga sir. Medyo buo na yung pakpak niya. Kaya yan, nakakatuka na naman to ng sarili niya. So pwede na yan kunin mga sir. Tapasin yung dalawa, mag-asawa. So mga sir, at pinapakuha ko na yung kalapate, yung inakay. So yung kapatid nila ay nasa kanila na din. Tapos yan yung inakay, na kulay black. Baka sarang nun, baka makalabas. So yan, hawak na nila yung inakay, na kulay black. Nakakatuka na yan ang sarili niya, medyo naglulugon pa. Hindi pala, parang nababago na tubo yung pakpak sa katawan, ay yung balahibo sa katawan. So yan, kulay black. So yan mga sir, at hawak na nila yung ano, ang kalapate, yung inakay. So ito ay matagal nilang nahingi, no, sa akin. So yung singsing ay sa akin din pala galing yung singsing na. So binigay ko lang sa kanila nung inakay pa lang. Tapos yan, ngayon ay kinilain nila yung kalapate. So ngayon mga sir, ay papakita ko naman sa inyo. Yun, nandito sa taas natin. Yan, si putol. So tingnan natin kung ano, kung makakalakad, kung kahit isa yung paa niya, tapos kung makakalipad. So minsan nalabas siya, pero hanggang dito lang sa lupa. So ngayon, lalabas natin. So yun mga sir, no, yung anak ni Lugon na kalapate natin, ginagawa ang paa. So yung ginagawa niya pa lang yung pangtukod ay yung kanyang pakpak. Yan, tinutuka-tuka ako. So lalabas natin, no, tingnan natin yung sugat kung magaling na. So yung kuko niya pala mga sir ay putol din. Nandun, tapos yan. So kapag natayo siya, yung kanyang pakpak, yun yung ginagawa niyang pantukod. So ilabas natin mga sir. So yun mga sir, no, kinuha natin yung checkered natin na kalapate. So ito yung inatakan ng daga, no. So mga sir, at yung kanyang paayan, putol, medyo ano na siya. Hindi na mabasa-basa, parang tuyo na yung kanyang paa. Kanyang pinaka pinagtutubuan sa dyan ng paayan mga sir. So butas. So tuyo na siya, tapos yung kanyang balahibo ay tuyo din. So ito, so try ko liguan mga sir. So yun yung kanyang pakpak dito ay parang medyo nag ano na, namulbos na mga sir, naubos. Tapos biglang natuyo, tapos sa kabila, ayan, tuyo lang. So diliguan ko mga sir, ito. So alpasan muna natin, titingnan natin kung paano siya, kung anong gagawin niya kapag nasa labas. So yun mga sir, yung kanyang katawan. So yung mga sir, try natin ilagay dito sa loob, no? At yung mga to naman ay mga young bird, so hindi naman sila mga away. Hindi mga away, inaway ng isa. So yung mga sir, yan, ito yung kapatid niya, no? Inaaway ng kapatid niya. So yan, so nagpapagaspas siya ng kanyang pakpak. Tapos medyo nakatayo. Ang konti nakatayo pa pala siya kahit isa yung pakpak niya. So yan mga sir. So yan, at nagpapagaspas siya ng kanyang pakpak. Tapos yan, nakatayo pa din. So parang nagbabalance siya.
So mga sir, masigla na naman siya ngayon, hindi na siya lungkuhin tulad nung unang-una nakita natin na ano yung kanyang paa, walang laman. So ngayon medyo okay na siya. Ayan mga sir. So try natin sa labas. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa labas. So yun mga sir, try natin kung anong gagawin niya sa labas. Lalay ko dito sa lupa. At yan mga sir, nalipad-lipad siya ng konti. So parang gustong-gusto niya na lumipad ka. So isa yung paa niya. Nagbabalan siya ng kanyang katawan. Yan, hindi siya nakakalipad ng ayos pero nakakatayo pa. Parang gusto niya lumipad mga sir. So yun mga sir, yung ating kalapate, no? Yeah, lilipad. So lumipad siya, no? At kapag ka nalipad, pag landing niya, medyo tataob ng konti, no? Kasi sa yung paa niya. So sasanayin pa natin, no? Lalabas-labas ko paminsan-minsan para masanay siya na ginagamit yung isa niyang paa. So yun mga sir, ito yung kapatid niya, no? Ang laki na. Tapos ito siya. Yan mga sir, yan yung magkapatid. Oop. So yan mga sir, no? Yan yung magkapatid. Malaki na yung isa niyang kapatid, no? Black check. Tapos ito, yan siya ngayon, napag-iwanan. Kasi yung paa niya ay naputon. So, pero hindi na siya ganun kalungkuhin mga sir. Yan, hindi na siya ganun kalungkuhin. So, ibabalik ko na dun sa, ano, sa kanyang kulungan. So, ibalik na natin dito kasi parang pagod na siya, ano. Yan, parang pagod na agad. Yan, nahingal-hingal na siya. So, try natin pakainin. Tapos, painumin na din natin. Mga sir, try natin pakainin. Ito. Try natin kung kakain. Ito ka sa pagkain. Yun, at kumain na siya. So yan mga sir, at parang nakakatayo naman siya, no, kahit isa. So sanayin na lang, sasanayin natin to na ginagamit niya yung isa niyang paa para baka sa isang araw ay makakalipad pa din. So tingnan natin. So yan mga sir, at pinapakain lang natin si Putol, tapos hapainumin natin. Tapos yun, pakainin na din natin yung iba nating kalapate. Tapos yung mga sir, ito nga pala yung magkapatid, no, na dyan sento. So si Sakang, so kahapon naglayas to, no, unang palpas natin sa kanya na ronda ay muntik na makapitik mga sir, buti bumalik pa. Tapos ito yung isa, hindi naman ito masyado pasaway kasi hindi naman siya lumayo. Dumapo lang siya sa mga bubong-bubong dito sa may kamelya. So yan, pero bumalik din kaagad. Tapos ito, yan, parang medyo lumayo ng konti ito si Sakang. So titignan pa din natin, no? Pero parang butcher na sila. Yeah, mga young bird pa naman kaya inalpasan ko kagad. So ito walang singsing mga sir. O ibig sabihin magiging breeder lang natin yan. Try natin, hindi ko pa alam kung bara ko uuhin. Pero gagawin natin yung breeder mga sir. So yun mga sir, no, ito may patuka tayo dito. Ngayon paputukain muna natin. Ito ang ating mga kalapate yan. Tapos yung nasa taas, tapos ito mga breeder natin. So alas 9 na pala. So patukain muna natin, let's go. So nakalabas yung mag-ina mga sir. Naiwan ko bukas yung pinto. So nakalabas sila, antay natin mamaya. So ito yung dalawang magkapatid. Nandiyan sa'yin si Sakang tsaka si Bakang. Tayo mga sir. Two, four, six, eight, nine. Siyam pala. So yun mga sir, no, ang ating mga kalapate. At patukay muna natin. Alas 9 na pala mga sir. So, medyo gutom-gutom na itong mga to. So naglagay pala ako doon ng isang nest. Yan. So titignan natin kung sino magpapares doon. Pero yung napwesto doon, ang nagtiteritory doon ay ito, si Brokoto. Tapos yung kapares niya, si Nogs. Ito mga sir, yung black na yan, tsaka si Brokoto. Ito makulit na to. So sila nagpapares doon, no? Kapag ka nag-itlog sila, ay dagdag motivate yun, no? Para mabilis sila pumasok. So kapag kami nang itlog dyan,
So yun yung sasali natin sa mga race, sa sprint race o kaya sa pooling. So yun mga sir, para naglagay tayo doon. So baka maglagay pa din ako ng isa dito sa sulok. So gagawin lang natin siya is pang ano lang, pang motivate para sa mga kalapate natin para mabilis pumasok. So yan ang ating mga kalapate, no? Pinapatukanan natin. So yun mga sir, no? At yan, dito tayo ngayon sa loob ng aming bahay kasi maingay dun sa likod, no? So yun, napatukanan natin ng ating mga kalapate. At yun, so tayo muna mag-shoutout. So yun mga sir, no? At shoutout to Howard Vasquez, kay Sam Lester Delphine, kay Justin Cal Romeo, kay Cyril Carino from Cavite. Shoutout to CDP Silob Cunato, kay Maritis Danseco, kay Calix Retanal, kay Aslade Arciga, kay SG Chavez Love TV, at kay DGR Love TV from Daet Camarines Norte. Shoutout to Dexter Rick Canceran, kay Ninyo Love TV, kay Alvin Lasernas, kay Franz Gittering, kay Tristan Tolentino, at kay Jules Valenzuela. Shoutout din kay Mark Malihan, kay Elmer Villalobos, kay Elaine Kiana Asinas, kay Andre Estrella, kay RJ De La Cruz, kay Bernard De La Cruz, kay Johnny Seeds Ecker, at kay Kurt Cyril Estrada. So yan mga sir, no, at shoutout sa inyo lahat. So salamat sa panonood, salamat sa suporta, at yun. So yan mga sir, no, at yun ang update sa kalapate natin si Putol na inatake ng daga. So sana tuloy-tuloy na yung kanyang recovery, no. So sana makalipad pa din siya. So titignan pa din natin hanggang sa kabilang linggo kung makakalipad pa siya. So yan, sasanayin ko ng nakakalabas pa siya para nagagamit niya yung kanyang isang paa mga sir. So yun, at hanggang dito na lamang muna yung ating video. So salamat sa nag-like, nag-share, nag-subscribe, at yun, salamat sa panonood. Peace!